Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Okay, so our topic for this video is on how to compute the maximum bending moment and the maximum shearing force produced by the moving loads. Okay, so without any further ado, let's now start to solve this problem. A truck with axle loads of 40 kN and 60 kN on a wheelbase of 5 meters rolls across a 10 meter span. Compute the maximum bending moment and the maximum shearing force. Okay, so kung ito yung truck natin, meron siyang load na 40 kN and a 60 kN. Okay, and then meron tayong 10 meter span. Let's say this is a beam. Okay, and then this truck, tatakbo siya, dadaan siya dito sa ating beam. Okay? Like ganyan. Okay? And then, sa pagdaan niya, meron siyang na-produce na moment and the shearing force dito sa beam. Okay? So, yun yung i-compute natin kung ano yung maximum moment and the maximum shear na produce niya nung dumaan siya. Okay? So, para ma-compute yan, magbibigay tayo ng simple step. Okay? These are the steps to determine the maximum moment and the maximum shear. Okay? So, number one, determine the maximum and the location of the resultant load. Okay? Kailangan muna nating alamin kung saan yung resultant load na ito. Okay? Kung anong magnitude and the location. Okay? So, say ito na yung ating load, okay? So, tinanggal natin yung truck, yung gulong lang muna pinakita natin para mas malinis ang ating pre-body diagram. So, meron tayong 60 load and then the 40 kN load, okay? So, kailangan natin makuha yung resultant niya, which is approximately located dito, okay? Since mas malaki ang 60 kN, mas malapit siya sa 60, okay? Okay, and then ang magnitude niyan is 60 plus 40, that is equal to 100 kN. Okay, kung ito ay x, so ito ay 5 less x is 5. Yan. Okay, so to compute the value of x, let's say mag-moment tayo dito sa load 60. Okay, so 100, the resultant is multiplied by the x. That is equal to 40 kN multiplied by 5 and x is equal to 2 meters. Okay? So, nakuha na natin ang magnitude, which is the 100, and then the location is 2 meters from the 60 kN. Okay? Now, let's proceed to the second step to find the maximum moment. Center of the beam should be at midway between the load, the location of the maximum moment, and the resultant of the load. Okay? So, in this case, since meron lang tayong two axle load, okay? So, meron tayong two possible location ng maximum moment. Okay? That is when the center of the beam is located between the 60 kN load and the 100 or the resultant, which is the 100 kN, or it is when the center of the beam is located midway between the resultant of 100 kN and the 40 kN load. Okay? So, now, kung ito ang ating beam, i-position na natin. Okay? Yan yung center line. Let's try first sa under sa 60 kN natin. So, i-position natin yung loads na in between siya, yung center line, in between ng 60 kN and the resultant. Okay? In between siya. Okay? So, ang i-compute muna natin dito is the maximum moment under the 60 kN load. Okay? So, kung ito ang 2, ito ay 2 meters. So, ang center line to 60 and center line to the resultant is both 1 meter each. Kasi sabi nga natin, it is midway. Okay? So, kung may 1 meters na tayo, 1 meter, 1 meter. So, kailangan nating i-compute din ang kanyang resultant. Okay? So, bakit kailangan natin ang resultant? Since sabi nga natin, kukumpute natin ang maximum moment under the 60 kN. Okay? So, pag mag-moment tayo sa 60 kN, kakailanganin natin either value of the R2 or the R1.
Pero mas madaling i-compute na lang at this scenario is yung R1. Since pag nag-moment ka sa 60, ang kakailanganin mo lang is R1 and then the moment arm from 60 to R1. Okay? Pag ginamit mo naman ng R2 under 60, R2 multiplied moment arm, kailangan mong ibawas yung moment produced nitong 40 kN. So, mas madali na itong R1 na lang. Okay? So, moment under, maximum moment under the 60 kN, kailangan muna natin makuha ang R1. So, para makuha ang R1, kailangan natin mag-moment sa R2. Okay? Summation moment at R2 is equal to 0. Okay, and then R1 multiplied by 10 meters is equal to 100 multiplied by 4. Yung 100 natin is the resultant. Okay, bakit 4 siya? Since center line to R2 is 5 meters and ibawas natin yung 1 meter dito, that is 4 meters. Okay, so ang R1 natin is equal to 40 kilonewton. Okay, now meron na tayong R1, pwede na natin makuha ang moment dito sa 60. Okay, so R1 moment to the left of the 60 kilonewton, that is equal to R1 multiplied by 4. Bakit 4? So, center line to R1 is 5. Okay, and then 60 to, from the 60 kilonewton load to the center line is 1. So, 5 less 1 is 4 meters. Okay, and then meron na tayong value ng R1, which is 40. 40 times 4, that is equal to 160 kilonewton meter. Okay, yan yung maximum moment ng 60 kilonewton. Okay? Kung tumakbo siya, kung tumakbo yung truck dito, ang maximum moment under the 60 kilonewton load is kung ang position niya is ganito. Okay? When the center line of the beam is midway between the 60 kilonewton and the resultant, which is the 100 kilonewton. Okay, so tapos na tayo sa 60. Kailangan din nating itry dito sa 40 kilonewton, okay? And kung ano ang lalabas na mas malaki sa kanila, yun yung maximum moment, okay? So, proceed naman tayo sa 40 kilonewton. Kung ito yung beam natin, ayan yung center line. I-position naman natin midway between the resultant and the 40 kilonewton. Okay? So, kung since it is 3 meters, this is equal to 1.5 and 1.1. Okay? So, again, same process din dito. Kailanganin natin ang reaction. Okay? So, dito naman, since 40, maximum moment under 40 naman tayo kukunin, mas magandang kuhanin na lang ang value ng R2 kasi pag R1 ang ginamit natin, ibabawas man natin yung 60. Okay? So, for maximum moment under 40 kilonewton, kailangan muna natin makompute ang R2. So, paano makompute ang R2? Moment at R1. Okay? So, R2 times 10, the moment arm, that is equal to 100 multiplied by 3.5. Okay? So, bakit 3.5? Again, center line to R1 is 5 and center line to the resultant is 1.5. So, 5 less 1.5, that is 3.5. And R2 is equal to 35 kilonewton. So, kung meron na tayong R2, we can now easily compute the moment under the 40 kilonewton. Okay? So, mag-moment tayo to the right ng 40 kilonewton. So, kailangan natin ng that is equal to R2 multiplied by 3.5. Ito. Okay, so ang R2, meron na tayo, 35, okay, multiplied by moment arm na 3.5, that is equal to 122.5 kilonewton meter. Okay, so kung napapansin natin, mas maliit yung moment produced na, under the 40 kilonewton, 122.5 lang siya compare under the 60 kilonewton, which is 160 kilonewton meter. Okay? So, the maximum bending moment is 160 since mas mataas siya compared dito. Okay? So, proceed tayo. Maximum shearing force. Okay? So, to compute the maximum shearing force is also the maximum reaction. So, kailangan lang natin makuha yung maximum reaction natin pag dumaan yung
track natin, okay? So the last step, to find the maximum shear it is also the maximum reaction, the resultant load must be nearest to the support. Okay, so kung ito yung ating beam, ilalagay lang natin yung load na sa alam natin is maximum yung reaction. Okay, so i-position natin siya in this position. Okay, so yung mas malaking load, i-position natin siya in sa so one reaction. Okay, yun. And then, sabi nga natin dito, the maximum shear, the resultant load, should be nearest to the support, okay? Since ito ang pinakamalapit, yung resultant niya is pinakamalapit na siya dito sa support na to. Okay? Since pag nilapit pa natin yan, ibig sabihin, itong 60 kN natin, out of the beam na siya, okay? So, kung out of the beam na siya, mawalan tayo ng resultant, and then ang load na lang natin is the 40 kN load na lang. So, ito na yung pinaka malapit niya. Okay? So, question, bakit hindi natin trinay dito sa kabilang reaction? Okay? So, since mas malayo siya, yung 40 kN, which is ang distance niya from the resultant is 3 meters. Okay? Since ito, the resultant is 2 meters lang yung distance niya. Mas malapit siya. Compared dito, 3 meters ang magiging distance niya pag ito nilagay mo sa reaction. Okay? So, kailangan lang natin makompute yung reaction. Okay? So, theoretically, unang tingin pa lang, mas malaki na ang magiging value ng reaction 1 natin since nandito lahat ng load. Okay? So, kailangan natin makuha ang value ng reaction 1. Okay? So, para makompute yun, to find the maximum shear, let's take a moment at reaction number 2 para makuha natin yung R1. So, R1 multiplied by 10, that is equal to the resultant multiplied by 8 meters. Bakit 8 meters? It's ito 10 meters and distance from this reaction to the resultant is 2 meters. So, 10 less 2 is 8 meters. And R1 is equal to 80 kN. So, sabi nga natin, the maximum shearing force, that is also equal to the maximum shear. Okay? Thus, the maximum shear is equal to 80 kN. Okay? So, let's have a recap. So, what is the maximum bending moment? So, that is 160 kN/m. Okay? And then, the maximum shearing force, so that is equal to 80 kN. Okay? So, I think that's all for this video. And if you like this video, feel free to like, subscribe, and share. Thank you and God bless always, everyone.